Sa ating binasa po kanina, all 31 verses ng aklat po ng Genesis, ito po yung masasabi po natin, the beginning. Usually, pag binasa po natin ang lumantipan, the first chronological events na mababasa po natin in the books of the Old Testament would start off with the book of Genesis. Sa wikang Hebreo, the word Genesis is from the Hebrew word Bereshith, which means beginning. Pero maari, maitanong po natin, bakit Genesis ang binigyan po na titulo for this book? The word Genesis, mga kapatid, actually is a Greek word that means origin or beginning. Kaya po siya tinawag na Genesis dito po sa ating Biblia is because sa tekstong Griego for the Old Testament na tinawag po Septuagint, tinawag po yung Genesis as Genesis in the Old Testament of the Greek language. Now, maari maitanong po natin, ano po ba ang tema ng Genesis? Ano po ba ang mga storya sa Genesis? Ang masasabi ko po, mga kapatid, is marami. Pero talaga ang pinupuntos po ng aklat ng Genesis is to provide information tungkol po sa mga past events, past figures and characters sa Biblia. Sa mga Hudyo, when they would review the book of Genesis sa kanila, is that napaka-importante po ang Genesis hanggang Deuteronomio. Bakit po? Sapagkat from Genesis to Deuteronomy, diyan po nakasaad yung history ng mga Hudyo. Matter of fact, apat po na pamilya at henerasyon ang binigyan po ng Diyos ng pangako in regards to covenant. Ito po ay walang iba kundi si Abraham, si Isaac, si Jacob, at si Jose. Hindi po si Jose yung stepfather ni Christ, kundi Jose yung anak po ni Jacob na naging governor or right-hand man ni Pharaoh sa Egypt. And although nakikita po natin itong four generations na binigyan po ng pangako ng Diyos, one of the most important things na bilang mga Kristiyano that we must understand is, saan po ba at ano po ba ang starting point ng lahat ng bagay? In atheism, science is the starting point. Pagdating naman po, for those who do not believe in no existence of God, ang paniniwala po nila is that there are many gods that had celestial sex with each other, kaya naman po nagkaroon ng universe. Meron naman po, ang paniniwala is that the universe came into existence through means of a Big Bang theory. That nothing plus nothing equals something, and therefore yun po ang naging conclusion po nila. Pero dahil po sa biyaya at superintendence ng Espiritu Santo, ibinigay po niya ang kanyang superintendence, most likely kay Moises, who is possibly the author of the book of Genesis, in which nasabi po ni Moises sa Genesis chapter 1 verse 1, nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So dito, kitang-kita ho natin that the one who is the origin of all things ay walang iba kundi ang Diyos. Many of you in the New Testament would recall that out of the four Gospels, isa lang out of the four Gospels begins their chapter with in the beginning. At yan po ay walang iba kundi si Apostle John. Nang pasimula, yun po ang kanyang sinabi. And he is echoing yung sinabi po dito in Genesis chapter 1 verse 1. Now it's interesting because in 7 days, naging kumpleto ang ating mundo. Now just to take down notes, out of the 6 days of creation and God resting on the seventh, you will notice a few things. On the first day, kung ating po babasahin ang talatang 5 of Genesis 1, ito po ang nangyari sa unang araw ng pagkalikha ng Diyos sa mundo, langit at lupa. Sabi ng Biblia, tinawag niyang araw ang liwanag at gabi naman ang kadiliman. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga, iyon ang unang araw. Pagdating naman po sa ikalawang araw, dito po sa talatang 8, ang pagitan ito'y tinawag ng Diyos na kalawakan. Lumipas ang gabi
at dumating ang umaga, iyon ang ikalawang araw. So, ang unang araw is when God said, let there be light. Ang ikalawang araw is when God separated the waters from the earth from the waters from the sky, in which tinawag po niya kalawakan. Ang ikatlong araw naman ay mababasa po sa talatang 12. Tumupo sa lupa ang lahat ng uri ng halaman. Ang mga tanim na nabubunga ng butil at ang mga punong kahoy na namumunga ayon sa kanikanilang uri, nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. Dumipas ang gabi at dumating ang umaga, iyon ang ikatlong araw. So ang ikatlong araw would involve the lands, the seas, vegetation, fruit. All of this is a part of the third day. At pagdating naman po dito sa talatang 18 in verse 18, iniligay ng Diyos ang mga ito sa kalangitan para magbigay liwanag sa mundo kung araw at gabi at para ihiwalay ang liwanag sa dilim. At nasiyahan ng Diyos sa nakita niya, lumipas ang gabi at dumating ang umaga, iyon ang ikaapat na araw. So ang ikaapat na araw is the sun would provide light in the daytime, ang moon would provide light with the stars in the nighttime. Yun po ang ikaapat na araw. And then pagdating po sa 22, at binasbasan niya ang mga ito, sinabi niya, magparami kayo o magpakarami kayo, kayong mga hayop sa tubig at mga hayop na dumilipad, dumipas ang gabi at dumating ang umaga, iyon ang ikalimang araw. So on the fifth day, mga kapatid, God created sea creatures at naglikha rin po siya ng mga fowls of the air na tinatawag po natin mga hayop na dumilipad. And lastly, pagdating po dito, so verse 26, pagkatapos sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Now, hinto muna po tayo dito, mga kapatid. Madalas, pag binabasa po ang Biblia, there are times when we first read this, maisip po natin, sinabi ng Diyos, likhain po natin ang tao ayon sa ating wangis, which means image, right? Image or likeness. Now, what's interesting is, nagkakaroon po minsan ng interpretation that ang ibig sabihin po na likhain natin ang tao ayon sa ating wangis means dahil meron po tayo ilong, mata at tenga, may ilong din ang Diyos, may tenga din ang Diyos, may mata din ang Diyos, may bibig din ang Diyos, and so on and so forth. In other words, dahil tayo po ay may physical na katawan, physical features, ganun din ang Diyos. Kasi sabi ng Biblia, hindi short ang hand ng Diyos to save, and His ears are not deaf to hear. Therefore, dahil sabi ng Biblia, may tenga ang Diyos, may kamay ang Diyos, henceforth, meron din siya physical na features. Pero tatandaan po natin, mga kapatid, sa Biblia, lalo na po in literary context, may tinatawag po na genre of literature. Minsan, may sinasabi po na poetical. Minsan, may sinasabi po symbolic. Minsan, may binabanggit po na literal. Dito po, when the Bible talks about God having ears, having eyes, having a mouth, having a tongue, having hands, ito po yung masasabi po natin in literary terminology, anthropomorphic language. Anthropomorphic language. Pag sinabi po anthropomorphic language, nanggagaling po ito from the cognate Greek word anthropos, which means tao, human language. So paano po i-convey ng Diyos ang kanyang sarili at ang kanyang pahayag or revelation in human language? What does eyes mean in eternity? What does ears mean in eternity? So kinoconvey po ng Diyos through anthropomorphic language sa mga tao upang maunawaan po nila ang kanyang sinasabi. Tulad po nito, alam po natin that in the end of all things, pag binasa niyo po ang Book of Revelation, marami po sa atin that when we read Revelation 19, nakalagay po doon, nakasakay si Kristo sa puting kabayo sa kanyang pagbabalik.
So maaari, naisip po natin, literal na babalik ang ating Panginoon na nakasakay sa kabayo. Pero dahil po the book of Revelation is symbolic, ang talagang nilalarawan po at ang meaning po talaga ng isang hari na nakasakay sa kabayo is one conquering king on the day of battle. Yun talaga ang gustong iparating ng Diyos through that illustration of a conquering king. So why am I mentioning this? Kasi in the Bible, pag sinabi po niya, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis or likeness or image, it has a lot to do with the character of God and dominion of God. The character of God and dominion of God. Paano ho natin matitiyak that yung wangis na binabanggit po dito is referring to dominion? Well, ipagpatuloy po natin ang basa. Sabi po niya, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis, sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop. Mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad, at gumagapang. You see? So when the Bible says, let us make them after our own image and likeness, what is the first thing na binanggit po dito? Ang tao po ay mamamahala sa lahat ng uri ng hayop. Because God has dominion over the universe, if He's going to create human beings after His likeness and image, kailangan they also have dominion. Ganon ang pagkalikha ng Diyos sa atin. Before sin came into the world was given to us for God's glory, to have dominion over. Ang lahat ng uri ng hayop, ang lahat ng vegetations and fruits, ibinigay yan para sa atin, to have dominion over these things. And then pagdating po dito sa 27, kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae ayon sa wangis niya. Binasbasan niya sila at sinabi, magpakarami kayo para mangalat ang mga lahi ninyo at mamahala sa buong mundo. At pamahalaan ninyo ang lahat ng hayop. Now here's another interesting thing. If you come to think about it, 6 days, God created everything. And on the 7th day, sabi ng Biblia, nagpahinga ang Diyos. Pag sinabi nagpahinga, it is not to be understood na napagod ang Diyos. Pahinga is just another way of saying, tinapos niya na ang lahat ng kanyang ginawa at pinagmasdan niya ang kanyang mga nilikha. Now, sa bawat day out of the 6 days na makikita po natin in Genesis 1, every single time na nilikha ng Diyos ang isang bagay on each day, there is something that you will notice in all 6 days of creation. Sa wikang English, you're going to notice this. Sabi po dito sa talatang G's, in the English translation, God called the dry ground land, and the gathered waters He called seas. And God saw that it was good. And then naulit na naman, sa talatang 12, the land produced vegetation, plants bearing seed according to their kinds, and trees bearing fruit with seed in it according to their kinds, and God saw that it was good. Pagdating po sa 18, to govern the day and the night, and to separate light from darkness, and God saw that it was good. Then in verse 21, so God created the great creatures of the sea and every living thing with which the water teems and that moves about in it according to their kinds and every winged bird according to its kind. And God saw that it was good. In verse 25, God made the wild animals according to their kinds, the livestock according to their kinds, and all the creatures that move along the ground according to their kinds. And God saw that it was good. And then in verse 31, God saw all that He had made, and it was very good. Now, this is something that's quite fascinating. Dahil ito po ay in-inspire ng Espiritu Santo,
Most likely, pag ang Diyos po nag-inspire or pag ang Diyos po ay gumawa ng isang bagay, lagi po may layunin po yan. Ang Diyos po natin ang pinakamatalino sa lahat. Tatandaan po natin yan. So there is a specific reason kung bakit every single day out of the 6 days creation, pagkatapos po niya maglikha ng isang bagay, at the end of it, he would say, pinagmasdan ng Diyos, nakita ng Diyos, at ang Diyos ay nasiyahan sa kanyang ginawa. Pinagmasdan ng Diyos at sinabi niya, ito ay mabuti. And it was good. This shows us, mga kapatid, that when it comes to the definition of good, it is not man that determines that, kundi ang Diyos. God is the source of good. Nung nakita po ang Diyos ang lupa, it was dry. Nakita po niya ang mga bituin, ang kalangitan, it's in its proper order and function. Sabi po niya, that's good. Kung bakit our distance from the sun is a certain measurement, sabi ng Diyos, that is good. Kung bakit po tayo binigyan ng Diyos ng ilong, tenga at mata, sabi ng Biblia, God saw that it was good. Pag sinabi po natin yung word na good by definition, it means something that is morally accepted. Something that is morally accepted and excellent. Isang bagay na talagang masasabi natin sa Tagalog, mabuti. Yan ang ibig sabihin po ng mabuti sa harapan ng Diyos. Something that is morally accepted. The standard of something morally excellent. Pero nung dumating ang mundo, ang mabuti ng Diyos ay binaboy ng tao. Nung dumating ang kasalanan sa mundo, ang mabuti na word from God ay binaboy ng tao. You will notice that in the Bible, may mga warnings. Huwag kayong makikiapid, because that's not good. Huwag kayong mangangalunya, because that's not good. Huwag kayong magkakaroon ng sexual na relasyon sa kapwa lalaki, kapwa babae, o mga hayop, for that is not good. In other words, pag sinabi good in the Bible, it refers to the morality of God. Kung ano yung tinatanggap ng Diyos at yung bagay na hindi tinatanggap ng Diyos. So when the Bible says, God created, God made, God made, God made, and then it says, at pinagmasdan ng Diyos, it was good, it was good, it was good, yun talaga ang standard ng Diyos. Yun talaga ang design ng Diyos. Now, nabanggit ko po sa inyo kanina, when God creates something, lagi may layunin. Nung nilikha ng Diyos ang mga hayop, some of us might ask, bakit nga ba nilikha ng Diyos ang mga hayop? Sila ay, we could say, nagdudumi, umiihi, kumakain, naglalakad. What's the purpose of these animals? And yet sabi ng Biblia, nilikha ng Diyos ang mga hayop na yan so that man can have dominion over them. So may purpose. May purpose po kung bakit may mga bituin to give light. May purpose po kung bakit may vegetation to provide oxygen and food. There's a purpose, mga kapatid, to why we have water, to keep us hydrated. Lahat ng bagay may layunin. Pero the question is, ano po ang layunin ng Diyos nung nilikha po niya ang tao? Dalawang uri lang po ng tao ang kanyang nilikha. Sabi ng Biblia, nang simula pa lang, nilikha ng Diyos ang tao bilang babae at lalaki. Lalaki at babae. Yun ang sabi ng Biblia, at pagkatapos na nilikha ng Diyos ang lalaki at babae, the Bible says, pinagmasdan ng Diyos ang kanyang nilikha, and He said, it was good. Yun ang standard ng Diyos. Lalaki at babae ang pinagsama. Yan ang standard ng Diyos in genders. Lalaki at babae. Yan lang ang tinatanggap ng Diyos of gender in sexuality and in relationship. Lalaki at babae. And the Bible says, nung pinagmasdan ng Diyos ang lalaki at babae, He said, it was good. Now it's interesting because we're going to look in several passages in the Bible of what God considers good. Tulad po dito, kung ating po sisimulan
sa aklat ng Roma, Kapitulo 7. Dito po tayo in the book of Romans, chapter 7. Nagiging klaro po ba sa atin, mga kapatid? Romans chapter 7, talatang 12. Romans 7, verse 12. Ang sabi po ng banal na kasulatan sa talatang 12 ng Roma 7, pero sa kabila nito, banal pa rin ang kautusan. Ang bawat utos nito ay banal, matuwid, at mabuti. So ano po ang pananaw ng Diyos? Ano po ang sinabi ng Diyos tungkol sa kautusan? Ang bawat utos nito ay banal, it's holy, matuwid, at mabuti. So you see the word mabuti. Who considered the word of God to be mabuti? Ang Espiritu Santo through the Apostle Paul. Secondly, ano po ba ang mabuti sa aklat ng Roma? Basahin po natin ang Romans chapter 12. Roma, Kapitulo 12, talatang 2. Sabi ng Biblia sa Roma 12, verse 2, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap, at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Now this is interesting. Kasi sabi ng Biblia, huwag niyong tularan ang pag-uugali ng mga tao sa mundong ito, kundi hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong mga isip. Now, bakit po, mga kapatid, kailangan na magkaroon po ng pagbabago sa ating mga pag-iisip? Dahil nung nakapasok po ang kasalanan, ang pag-iisip po ng tao ay baluktot. Sabi po sa kawikaan, there is a way that seems right to the man, pero the end is destruction. Baluktot ang ating pag-iisip nung hiwalay ang ating buhay sa Diyos. Pero nangyari lamang ang pagbabago ng ating isipan at puso nung sumaati na ang Espiritu Santo. At nung sumaati na ang Espiritu Santo, binuksan niya ang ating isipan, puso at mata sa mga bagay na mabuti angkop sa salita ng Diyos. Kasi minsan, ang mabuti sa tao ay hindi pala mabuti sa harapan ng Diyos. At ang mabuti sa Diyos ay hindi mabuti sa tao. At paano ho natin malalaman kung ano po ang mabuti? Sabi na Biblia, hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa iyong pag-iisip para malaman ninyo kung ano ang mabuti. Nang ibig sabihin, makikita at malalaman lang po natin kung ano po ang mabuti sa harapan ng Diyos at sa kalooban ng Diyos pag tayo ho ay naliwanagan ng Kanyang Espiritu. Here's my question, mga kapatid. Mabuti po ba natanggapin na si Jesus ay Diyos? Mabuti po ba nakilalanin na iisa ang Diyos sa pamamagitan ng tatlong persona? Mabuti po ba nabasahin ang Biblia? Mabuti po ba ang doktrina ng pagsisisi? The reason why we say yes is because ang Espiritu Santo has transformed the way that you think. Pero pag ang tao ay hiwalay ang kanyang buhay sa Diyos, iba ang mabuti sa kanya. Makikita natin in a bit kung ano po yung ibig ko po sabihin na sa tao na hiwalay ang buhay sa Diyos, mabuti sa kanya ay hindi talaga mabuti based on the standard of God. A good example is in chapter 1 ng aklat ng Roma. Basahin po natin ang Roma, Kapitulo 1. Roma 1, simulan po natin dito, mga kapatid, sa talatang 18. Romans chapter 1, verse 18. Ang sabi po ng Biblia, ipinapahayag ng Diyos mula sa langit ang kanyang poot sa lahat ng kasamaan
at kalapastangang ginagawa ng mga tao na siyang pumipigil sa kanila para malaman ang katotohanan tungkol sa Diyos. Sapagkat ang katotohanan tungkol sa Diyos ay malinaw sa kanila dahil inihayag ito sa kanila ng Diyos. Totoong hindi nakikita ang Diyos pero mula pa nang likhain niya ang mundo, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagkadiyos ay naipahayag sa mga bagay na ginawa niya. Kaya wala silang maidadahilan. Hinto muna po tayo dito. So ano po yung tinutukoy po na malinaw sa mga tao ang nilikha ng Diyos? It's referring back to Genesis 1. Ang mga lupa, ang mga bituin, ang lahat ng bagay na nakikita ng ating mga mata, yan po ay isang argument ng Diyos tungkol sa kanyang existence. And yet, ano po ang ginawa ng tao, bagamat na nakita na po nila ang ebidensya that there is a God? Ipagpatuloy po natin ang basa, verse 21. At kahit alam nilang may Diyos, hindi siya pinangaralan o pinasalamatan man lang. Sa halip, ibinaling nila ang kanilang pag-iisip sa mga bagay na walang kabuluhan. Kaya napuno ng kadiliman ang mga hangal nilang pag-iisip. Nagmamarunong sila, pero lumilitaw na sila'y mga mangmang. Sapagkat ipinagpalit nila ang dakila at walang kamatayan Diyos sa madiyos-diyosang anyong tao na may kamatayan, mga ibon, mga hayop na may apat na paa, at mga hayop na nagsisigapang. Let's pause here. Notice this. Creation was good to God. Dumating ang kasalanan sa mundo. Kinurap ng kasalanan ang pag-iisip ng tao. Kaya nung nakita ang tao ang creation, nung tinignan ng mga tao ang creation because of sin, they knew there was a God, pero hindi nila matanggap na may Diyos because ang good ng Diyos ay hindi pareha sa kanilang pananaw of good. Ang good ng Diyos is this, lalaki, babae, for life. Ang good naman sa tao is babae at babae. Lalaki at lalaki. Ang good sa Diyos, there's only one true God. Ang good sa tao, there is no God. Tayo ang Diyos. Ang good naman sa Diyos, I have created everything for a purpose. Ang good naman sa tao, purpose in life is to be happy. Purpose in life is to do this. Purpose in life is to do that. But not God. Ibinaling nila, ang sabi ng Biblia, ang kanilang pag-iisip sa mga bagay na walang kabuluhan. Nang ibig sabihin, binaliwala po nila yung definition of good, which is the truth. At in exchange po nila what is good and truthful sa mga bagay na mapagbigay ng kapahamakan sa kanilang kaluluwa. Now, tatandaan niyo po in verse 18, sabi ng Biblia, ipinahayag ng Diyos mula sa langit ang kanyang poot. God has revealed His anger from heaven. But if you notice it, from verse 18 to 23, pagkatapos na sinabi ng Biblia, ipinahayag ng Diyos ang kanyang galit o poot mula sa langit, after verse 18, wala namang binabanggit na how God did that. Ang sabi lang po ng Biblia, pinahayag ng Diyos na galit siya mula sa langit, pero it doesn't tell you how God is angry from verses 18 to 23. Here's the reason why. Verse 24 is God showing His anger. Ito ang paraan ng Diyos kung paano niya pinakita ang kanyang galit sa mga tao sa mundo. Verse 24, kaya hinayaan na lang sila ng Diyos sa maruruming hangarin ng kanilang puso hanggang sa gumawa sila ng kahalayan at kahiyahiyang mga bagay sa isa't isa. Ipinagpalit nila sa kasinungalingan ang katotohanan tungkol sa Diyos. Sinamba nila at pinaglingkuran ng mga nilikha sa halip na ang manlilikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. So let's pause here for a moment. Ano po yung kasalanan na binanggit po dito? Pinagpalit po nila ang katotohanan sa kasinungalingan. Secondly, sabi ng Biblia, mas
sinamba po nila at pinurihan po nila ang mga nilikha na tao, or rather mga Diyos-Diyosan na nilikha ng tao, rather than God. Here's the thing that we need to understand. Why is it pag pinahayag na po natin ang katotohanan tungkol sa mga ribulto, sa mga taong reliyosa na kumakapit sa mga Diyos-Diyosan, bakit hindi nila matanggap? At bakit galit pa sila pag binibigay natin ang katotohanan tungkol sa mga idolo? Here's the reason why. Hinayaan sila ng Diyos sa kanilang maruming mga puso. What does that mean, hinayaan sila? Does this mean na ang Diyos ay hindi pag-ibig? No. It means dahil kita ng Diyos that this is what they want, ipinaubaya sila ng Diyos according to what they wanted. Tulad po ng Israel, Panginoon, gusto ko po na kami lang ay may sariling hari din, tulad ng mga ibang bansa. Pero sabi ng Diyos, ako na lang ang maging hari ninyo. Pero sabi ng mga tao, hindi, gusto namin tao ang maghari sa amin. So sino ho ang pinili nila? Si Saul. Kaya sabi ng Biblia, kinuusap ni Yahweh si Samuel the prophet, huwag kang umiyak, Samuel, sapagkat ibinigay ko sa kanila ang kanilang gusto na ang tao ang maghari sa kanila. At nung ang tao ang naghari sa kanila, ano po nangyari? Nagkaroon ng disaster sa kanilang nation. This goes to teach us that when man wants to do it his own way and God decrees, hinayaan, ipinaubaya sa gusto ng tao, hindi nag-work out for the good ang kanilang ginagawa. Pag hindi kalooban ng Diyos, hindi magwawagi. Pag hindi kalooban ng Diyos, it's not gonna work out right. Kaya, if you ask the question, if there is a God, bakit napakaraming suffering in our world? The question should be, why doesn't God punish us every single day since the day that we lived? The question should be, why are we still living even at this moment? The reason why maraming kaguluhan in our world today is because hinayaan ng Diyos ang mga tao ayon sa kanilang kagustuhan. So here we see, hinayaan sila ng Diyos. Verse 26, dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan na lang sila ng Diyos. Naggawin ang kanilang malalaswang pagnanasa, ipinagpalit ng mga babae ang natural na pakikipagrelasyon nila sa lalaki sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon sa kapwa babae. Ganoon din ang mga lalaki. Tinalikuran nila ang natural na pakikipagrelasyon sa babae at sa halip ay pinagnasahan ang kapwa lalaki. Kahiya-hiya ang ginagawa nila sa isa't isa dahil dito pinarusahan sila ng Diyos ng nararapat sa kanila. When we talk about the word parusa, judgment of God, the wrath of God, o sa Griego, orge, when that word orge is used in an eschatological sense, mga kapatid, ang tinutukoy po talaga the wrath of God is yung final judgment, impyerno. Pero dito, nakikita po natin how the word orge is used not in the future sense, but in the present sense. Nang ibig sabihin, ito ang paraan ng Diyos kung paano niya ipakita ang kanyang galit poot mula sa langit. Kaya may mga kabaklaan na lumalaganap sa ating mundo, kaya may mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, kaya may mga tao na hindi naniniwala na may Diyos, is because ito ang galit ng Diyos. Hinayaan sila with that type of lifestyle. Yun ang galit ng Diyos. Bakit maraming kabaklaan lumalaganap sa ating mundo? Hinayaan sila ng Diyos. That's God's wrath. That's God's judgment. Bakit sa ating gobyerno worldwide there's corruption? That is God's judgment. Hinayaan sila sa kanilang kagustuhan. Bakit mga tao na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan? Hinayaan sila ayon sa kanilang nais. That is God's judgment. Kaya pagdating po dito sa 28, at dahil sa ayaw talaga nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan niya sila sa kanilang kaisipang hindi makapili ng tama, kaya ginagawa nila ang mga bagay na hindi nararapat.
Again, tatlong beses, mga kapatid, in Romans 1:18 and following, tatlong beses na ginamit po yung words, hinayaan sila ng Diyos. In verse 24, hinayaan sila ng Diyos. In verse 26, hinayaan sila ng Diyos. Verse 28, hinayaan sila ng Diyos. At saan po sila hinayaan? Saan po sila ipinaubay ng Diyos? Verse 29, naging alipin sila sa lahat ng uri ng kasamaan, kalikuan, kasakiman, at masasamang hangarin. Sila'y maingitin, mamamatay tao, mapanggulo, mandaraya, lagi nag-iisip na masama sa kanilang kapwa. Sila'y mga chismoso, chismosa, mapanirang puri, napopuot sila sa Diyos, mawalang galang at mapagmataas. Naghahanap sila na magagawang masama at suwaid sa mga magulang nila. Sila'y mga hangal, mga traidor, mga walang awa. Alam nila ang utos ng Diyos na dapat parusahan ng kamatayan ang mga taong gumagawa ng mga kasalanan ito, pero patuloy pa rin silang gumagawa nito at natutuwa pa sila na ginagawa rin nito, nagagawa na rin ito ng iba. Now, have you come to realize it? In our laws today, abortion is legal. Same-sex marriage or same-sex union, I wouldn't even call it marriage, same-sex union is legal. Distribution of marijuana is legal. In our schools today, tinuturo na po sa mga maliliit na bata, you can be a he kahit she ka, and you can be a she kahit he ka. Ang babae pwede maging lalaki at lalaki maging babae, at walang pwede pumigil o humadlang sa'yo sa pagpili mo ng iyong sariling gender. Kung gusto mo maging dinosaur ka. Kung gusto mo maging Superman, si Superman ka. At kung may tututol sa iyong pagkaintindi of your own personal gender, there are severe law consequences involved. Recently, may in-implement po ang ating gobyerno, Canada-wide, na tinatawag po Bill C-4. And in that mahabang article of C-4, may nakalagay po doon, if I could paraphrase it, pinagbabawalan na po yung tinatawag conversion therapy. Ano po ba ang conversion therapy? Conversion therapy is this. Ang mga magulang, wala kayong karapatan na sabihan ang iyong mga anak na babae na hindi sila pwede na maging lalaki. At kayo naman mga magulang na may mga anak na lalaki, hindi nyo sila pwedeng turuan o aralan o baguhin o payuan na sila ay hindi pwede maging babae. Sapagkat sa oras na ginawa ho ninyo ito, ayon po sa Bill C-4, it becomes a criminal offense. And when you commit that criminal offense, up to 5 years maximum ang sentence for jail time. Pwede ka maikulong maximum of 5 years pag pinayuan mo what is good according to God sa kanila. And yet, ang bumababoy po ngayon ng definition of good ay ang tao. The Bible says when God saw man and woman, that is good. It's good because they are compatible. It is good because they are meant for each other. It is good because their genitals are meant for each other. It is good because in reproduction, they are meant for each other. Pero binaboy na ng tao ang ibig sabihin po ng good. At bakit po binaboy ng tao? Dahil sa kanilang masasamang hangarin, sabi ng Biblia, yan ang gusto ninyo, ipinaubaya ng Diyos sila sa kanilang mga masasamang hangarin. And yet sa simula pa lang, sabi ng Biblia, lalaki at babae, hindi lalaki at lalaki, babae at babae, kundi lalaki at babae. Matter of fact, sa aklat po ng Kawikaan 18, kung ating po babasahin, Kawikaan 18, talatang 22, verse 22. Tignan niyo po sinasabi ng Biblia. Kawikaan 18, talatang 22, verse 22.
Sabi po dito, mga kapatid, kung nakapag-asawa ka, nakatanggap ka ng kabutihan, at ito ang nagpapakita na mabuti ang Panginoon sa iyo. Verse 22, he who finds a wife finds what is good and receives favor from the Lord. Notice this. Good is connected to the Lord. The Lord is always connected with good. Bakit po? It is good na ang babae ay para sa lalaki. Sabi po sa kawikaan, kung ikaw lalaki ay nakakita ng isang babae na mapapangasawa, nakakita ka ng isang mabuting bagay, pagpapala yan mula sa Diyos. Bakit po pagpapala? Because if we live according to God's good, may pagpapala na kasama yon. Pero pag kinalaban natin kung ano yung mabuti sa harapan ng Diyos, kapahamakan at parusa ang mararanasan po ng tao. It's interesting because there are two pronouns na binanggit po dito. The word he, and we can use it loosely, the word wife. Pag sinabi po yung term na wife, hindi lalaki ang binabanggit po dito. Babae. Pag sinabi he, hindi babae ang tinutukoy dito, kundi lalaki. He who finds a wife. At dahil this is the inspired word of God, sabi ng Biblia, the only one compatible with a male is a female. And what is compatible with a female is male. And when these two are united in marriage, sabi po ng Biblia, they receive favor from the Lord. Sa ating modernong henerasyon, it's different. Hindi na po nirerespeto ang kasalan. Hindi na po nirerespeto ang, we could say, marriage. Ang nirerespeto na po ngayon is cheating, unfaithfulness, common law. Yun na po ang nirerespeto ng tao. Pero marriage, not so much. May napanood po kami ng aking asawa the other day. During a wedding ceremony, or pagkatapos rather of the wedding ceremony, hinagis tong babae ang bouquet. And then may isang babae na sumalok. Nakuha po niya yung bouquet. And then tinignan po niya yung lalaki, I'm assuming that's her boyfriend, tinignan po niya yung lalaki, at yung lalaki parang kinakabahan pa. Because the world has given a mentality that marriage is a scary thing. Marriage is not a good thing. Kasi once you're tied forever. And they think this as a bad thing. Pero sa Biblia, nandun ang pagpapala ng Diyos when you do it right. Nandun ang peace ng Diyos when you do it right. Yun ang sagot ng Diyos against sexual temptation. Yun ang sagot ng Diyos when it comes to reproduction. Yun ang sagot ng Diyos when it comes to unity. Yun ang mabuti sa harapan ng Diyos. Pero sa tao, iba. Hindi na po yun mabuti, kundi hadlang yan. Hadlang ang mga bata, hadlang ang pag-aasawa, hadlang, 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 hadlang. And yet sa Biblia, ang makatagpo ng asawang babae ay nakakita na isang bagay na mabuti at pagpapala mula sa Diyos. God's definition of good, man's definition of good, man's definition of good is corrupted. Ang definition naman po ng good sa Diyos is perfect. Nakakabuti, nakakatulong, nagbibigay ng pagpapala. So yan po ang definition of good. Another interesting thing, dito po tayo sa aklat ng Salmo 34. Paano natin matitiyak that good is from God and God is good? Sabi po sa Salmo 34, versikulo 8, verse 8, sabi po ng Biblia, sa Salmo 34, talatang 8, subukan ninyo at iyong makikita kung gaano kabuti ang Panginoon. Napakapalad ng tao naghahanap ng kaligtasan sa Kanya. The Bible says, taste and see that the Lord is good.
Blessed is he who takes refuge in him. Notice how the Bible says, the Lord is and not the Lord has. There's a difference. They have good versus they are good. Sabi ng Biblia, the Lord is good. He doesn't just have good, he is good. So to determine kung ano po ang mabuti, we have to go to God. Siya ang objective moral standard po natin. Siya ang objective lawgiver po natin, ang Diyos. So paano po natin matitiyak kung ano po mabuti? Tignan natin ang salita ng Diyos. Ano po ba ang makabuti? Tignan natin ang salita ng Diyos. Ano po ba ang kalooban ng Diyos? Tignan natin ang salita ng Diyos. Why? Because this is the complete revelation of God. Ito ang mabuti. So paano mo matitiyak na ang ating desisyon ay mabuti? Ipantay mo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Paano mo matitiyak na ang ating pag-iisip ay mabuti? Tignan mo kung tumutugma sa salita ng Diyos. Paano mo malalaman na ang ating ginagawa, ang ating gagawin, sasabihin, iisipin, bibilin, pupuntahan ay mabuti? Ipantay mo, i-compare mo sa salita ng Diyos. At pag hindi tumugma on what God defines as good, most likely, it is not good. Bakit natin natitiyak, mga kapatid, that we should not yoke with unbelievers? Nang ibig sabihin, kung ikaw ay naturing ang Kristiyano, you shouldn't be in a sexual relationship with an unbeliever. Kasi God's good for defining a relationship, the Bible says, huwag kang makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Do not be unequally yoked together with unbelievers. Pero pag sinabi natin, oh, that's fine. You are now attacking what is good. Pag sinabi natin, ang pagtitipon is not really important, you are attacking what is good. Pag sinabi natin, hindi ko na kailangan magbasa, hindi ko na kailangan manalangin, you are attacking the law of God, which is good. Pag sinabi ng gobyerno, hindi na tayo pwede magtipon, and yet sinabi ng Biblia, kailangan magtipon, at sinangayunan po natin ang sinasabi ng gobyerno na laban sa mabuting utos ng Diyos, kinakalaban natin what is good. So pag sinabi ng gobyerno, magkasal kayo ng lalaki sa lalaki, babae sa babae, at sumang-ayon ka, kinakalaban mo what is good. Pag sinabi ng isang mangangaral, God loves everyone and you don't need to repent, kinakalaban niya ang mensahe that is good. You see everything, mga kapatid? That everything that involves the Word of God, if we fight against it, you fight what is good. Kaya sabi ng Biblia, kailangan baguhin tayo lagi ng Diyos sa ating pag-iisip. Sapagkat kung ang ating pag-iisip ay hindi binabago, hindi natin malalaman kung ano yung kalooban ng Diyos, kung ano yung mabuti, kung ano po yung marangal. Kailangan mabago ho ito. And as Christians, patuloy po tayo babaguhin po ng Diyos sa pamamagitan po ng constant communication and meditation of God's Word. Communication equals panalangin. Meditation equals studying the Word of God with application. So mga kapatid, this afternoon, gusto ko po yung ma-encourage. Lalo na po kung kayo po may mga anak, teenagers, adults going to university, little ones that are going to preschool, nursery. Bagamat na malaking tulong minsan ang schools from the educational standpoint that doesn't involve at least morality, that's fine, pero the moment that they start indoctrinating your children, you must take a stand. You must take a stand. Kung tutuusin, sabi ng Biblia, sino po dapat ang magpalaki sa mga bata, ang mga magulang? It's not an easy thing to do. Pero it is what is good. And the Bible says, pag sila'y lumaki at inaralan to the best that we can with the Word of God, lalaki po sila with what is good at hindi nila makalimutan what is good. So, whatever the agenda of the world is,
it is obvious. Indoctrinating people that homosexuality is okay, indoctrinating people that sin is okay, indoctrinating people even through commercials. Nakita niyo na po ba yung mga commercials ngayon, mga kapatid? Disney, may halong kabaklaan. Minsan yung mga medication na commercial, may halong kabaklaan. Home and Garden TV, may kabaklaan. Entertainment, may kabaklaan. In the Philippines, Vice Ganda, Boy Abunda, all these things, pinagtatawanan ng mga tao. Tuwan-tuwa ang mga tao because psychologically, hindi nakikita ng tao. The world is prompting and preparing your mind to accept what is not good. Pag nasanay na ang ating isipan, tumatawa tayo sa kanilang mga biro, natutuwa tayo sa kanilang mga kwento, and yet hindi natin nakikita. They are training your mind to accept what is not good. So para makita ho natin what is good, sabi ng Biblia, offer your lives as a living sacrifice to God. Do not be conformed to this world, but be renewed. Ito ang nagre-renew sa atin. Now, let's go on a rabbit trail for a bit. Saan natin itinotoon ang ating isipan at oras? TV? Hindi masama ang TV. Pero ano ho ang pinapanood natin? Nagbibigay po ba ng spiritual na kalakasan sa ating kaluluwa? O nagbibigay ng kasiyahan sa ating laman? Saan natin ginugugol ang ating oras at panahon? Natatawa pa rin po ba tayo sa mga bagay, mga biro na hindi dapat pagtawanan? Lahat tayo may kahinaan sa mga ganyang bagay. Pero sabi ng Biblia, kung tayo ho mga kapatid, is always going to renew the way that we think, makikita na po natin, ay, hindi ito nakakabuti. Ay, hindi ito nakakatulong. Ay, hindi ito mabuti sa harapan ng Diyos, sa harapan ng aking pamilya, sa harapan ng ganito, ganyan. Hindi nakakabuti. All things are lawful, pero hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. So how do we know yung nakakabuti? By being renewed by the Word of God. This is how we know what is good. And if we stick there, sabi ng Biblia, pagpapalain tayo ng Diyos spiritually, physically, and He will form us into the image of Christ. So bakit po nilikha ng Diyos ang mga bagay na yan? For the good. The purpose of the man is to lead and to live like Christ. The purpose of the woman is to help the man, is to be a vessel of support and to glorify Christ. Pero it was never God's intention na babae sa babae, lalaki sa lalaki, sexual immorality, adultery, unfaithfulness, bestiality, pedophilia. Ngayon, in some places, maari, they're already preparing for it. That little children, possibly at the age of 5, 8, 10, 12, doesn't need consent anymore in being involved sexually with an older person. They are preparing possibly for pedophilia. They are preparing for polygamy. And it's not too far to prepare for bestiality. Ang lahat na tinuring ng Diyos na hindi mabuti ay minamabuti na ng tao. Everything that God defined as good, binabago na ng tao. It is a good thing to pray, pero inalis na ang panalangin in schools. It is a good thing to stand on the Bible, but now we can't even talk about it because we need to be politically correct. Ang lahat ng good ng Diyos, binabaliwala at binababoy ng tao. Kaya, if you notice mga kapatid, we paused sa ating exposition sa Unang Korinto because worldwide, marami mga churches and pastors are taking a universal stand on preaching for God's design of sexuality. Di ko alam ang pwede pong gawin ng gobyerno sa akin. Hindi ko po alam kung ano po mangyayari in the future. Pero ang alam ko po, mga kapatid, ang Diyos ang may hawak ng lahat ng bagay. Kailangan maipangaral ho ito. Bakit po? Because the moment inatake ng mundo ang katotohanan ng Diyos,
It is the job of the church, which is the pillar and support of the truth, to stand for God's word. He that denieth me, he that is ashamed of me and of my words, God will deny him before my Father and his holy angels. Ayoko po natanggihin po ako ng Diyos. I want to be accepted by Christ. Kaya kung ano man po ang mangyari ho sa atin bilang iglesia, tandaan ho natin, if you stand for the good, on that great final day of judgment, haharap ka sa Diyos. I pray bilang isang tapat na Kristiyano na hindi ka naging duwag, hindi ka tumakbo, kundi you stood still, stood firm on your faith for the truth. He that endures until the very end, the same shall be saved. Tatandaan po natin, from the very beginning, Jesus said, have you not read from the beginning, male and female, he created them from the very beginning. Yan ang design ng Diyos sa lalaki at babae, na sila as two genders would be together. Why? Kasi it is good.